Si Elvin Manila ay nasa Kalayaan, Laguna sa kasalukuyan. Hindi siya makapaghanap ng trabaho dahil wala rin siyang pangasikaso ng mga papeles. Walang ibang mga papeles na maibigay si Elvin para ma-claim ang kanyang remittance sa M. Luvillier. Ayon po sa kaniya, ang tanging meron siya ay ang kanyang passport at ang kanyang exit visa na magpapatunay ng kanyang paninilbihan sa ibang bansa. Dahil nga sa hindi maibigay ni Elvin transaction o reference number na nasabing padala, ilang impormasyon ang ningi ng M. Luvillier sa amin, gaya po ng sender at receiver's name, date ng transaction, at kung anong agent o kumpanya sa Riyadh, Saudi Arabia na partner ng M. Luvillier, ipinadala ni LV ang naturang pera. Ayon sa customer service ng M. Luvillier, itinawag na nila sa kanilang main office sa Cebu ang nasabing kaso. Chinek na nila ito sa pamamagitan ng receiver's name, ngunit wala rin lumabas na ganong transaksyon sa kanilang mga records. Pinagpayuhan po ng M. Luvillier si LV na kumaari magawa ng paraan na malaman kung anong kumpanya na partner ng M. Luvillier sa Riyadh, Saudi Arabia, inihulog ang nasabing padala, sapagkat maaari nung sino makipag-unayin doon at baka magkaroon pa ng pag-asa na makuha ang kanyang pera. Masipag magtrabaho ang manggagawang si Wilson Estrella bilang forklift operator at warehouseman. Subalit na disgrasya ito na resulta sa pagkaputol ng kanyang tatlong dalili sa kamay. Alamin ang kwento sa report na ito ni Irene Quintana. Isang single parent at walang trabaho. Ito ngayon ang kalagayan ni Wilson Estrella. Nagtrabaho si Wilson sa agency na El Labrador Manpower Services nito lamang March 2012. Ipinasok siya ng naturang agency sa Artpac Philippines bilang isang forklift operator at warehouseman. At kung minsan, pinagtitiwalaan na rin siya sa inventory. Kwento ni Wilson, may ipinagawa sa kanya na hindi niya kabisado ang makinaryang gamit, kaya doon siya na disgrasya at naputulan ng tatlong daliri. Time na nililinis ko na kasi parang kakalasin mo lang naman yung ididrain mo lang naman yung plug nun. Hindi sinabi sa akin nung maintenance na may oras pala yung parang propeller namin na every 30 minutes umiikot yun. Nililinis ko po siya. Yun, nung pag-time po ng 30 minutes, naipit na po yung kamay ko dun sa machine. Maswerte naman siyang nakakuha ng insurance mula sa insurance company na partner ng kanyang agency at maging ang partial disability claim niya sa SSS. Naaprubahan din ng SSS ang kanyang 30-day sick leave. Manggagaling ang computation ng kanyang tatanggapin sa kanyang agency. Huling linggo ng Oktubre nang magpunta siya sa kanyang agency at doon kinumpute ang kanyang makukuha na aabot daw sa halagang 6,000 piso. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa aniya ito ibinibigay ng El Labrador Manpower Services. Malaking dagok aniya sa kanyang pagkatao ang nangyaring aksidente. Una sa akin sa pagkatao ko parang totoo lang po, hindi na po natakot na po ako maglalabas. Nakailang beses na po naka-experience sa akin na aksidente. Parang wala lang po, okay lang po sa akin yung aksidente ako. Pero yung po sabihin yung nabawasan po yung daliri ko na ganyan, parang iniisip po na paano pa po ako makapagtrabaho sa iba na kahit marunong po ako mag-drive, syempre, hindi parang isipin tao, kahit employer na, hindi ka na pwede, ganyan, di ba? At dumaragdag pa rito ang hindi niya makuhang sick leave mula sa dating agency. Sa kasalukuyan kasi wala siyang trabaho at kailangan niyang buhayin ang kanyang anak. Yun, natanggap kong pera, ibinayad ko lang din po sa ibang nag-iutang ko. Tapos yung single parent po, kasi ko yung anak ko nag-aaral, nanay ko health worker lang po. Nauubos lang din, naubos ka, pabalik-balik ko sa kanila ng time na ganyan. So, wala kang trabaho ngayon? Wala po. Paano kayo nabubuhay? Paano mo nasustentuhan yung anak mo? Bali po, ang nanay ko lang po lahat ng tapos yung siya po lahat sumasagot sa bahay, ganyan. Kaya naman ito ang kanyang mensahe sa El Labrador Manpower Services. Sa mga boss ko po dyan sa El Labrador Manpower Services, Sir Apostol, kita niyo na po yung kamay ko, sana po maibigay niyo na po sa akin yung karapatan ko po na makuha yung sa SS sickness ko po sa leave ko po na yun kasi yun na lang po yung inaasahan ko makakapagpa-umpisa uli sa bagong buhay na kinakaharap ko po ngayon. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde.
Nakipag-ugnayan po ang responde sa SSS kaugnay na inilapit na ito sa amin ni Wilson. Ipinaliwanag po ni Ms. May Rose Francisco ang SSS Media Affairs Head ng agency ni Wilson na El Labrador Services ang dapat na magbigay ng kailangan niyang tanggaping halaga sa kanyang sick leave. At sa natura ngayon siya o sa kanyang employer naman, magbibigay ang SSS ng kakulang halaga. Tinawagan din po ng responde ang pamunuan ng El Labrador Services para linawin ang status ng sick leave benefit na kanilang o na kailangan tanggapin ni Wilson. At sa aming makikipag-usap sa kanila, nilinaw po ng El Labrador Services na hindi nila pinabayaan si Wilson lalupat ang pagpapagamot dito. Bari din umanon nila ang pananagutang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Kaya lang, hindi anila nakipag-ugnayan sa kanila si Wilson kaya hindi na-update ang status ng kanyang sick leave. Ngunit inasikaso raw nila ang pagpaproseso na naturang sick leave at sa katunayan, ready na ito for pick-up anytime. Maaari na raw magtungo si Wilson sa kanilang tanggapan anumang araw at oras ngayon para makuha ang kanyang sick leave benefit. At nasa linya po na anti-communication si Wilson Australia. Magandang hapon si Wilson. Magandang hapon po, Sir Ronnie. Opo. Maaari mo na raw kunin ang iyong benepisyo sa El Labrador Services. Kailan po kaya ito po? Anytime po, mula sa araw na ito, maaari mo nang kunin ang iyong benepisyo. Maraming salamat po kung ganun, sir. Kasi po, dapat po talaga, na September ko po nakuha ito eh. Sobrang tagal nga po. Opo. Wilson, ano ba, pasensya na ano, pero ano bang mga daliri na puto sa trabaho? Anong kamay, anong daliri? Yung kaliwang kamay ko po, tapos yung middle finger, ring finger, tsaka po yung small finger ko po yung naputol. Oo. Eh dahil ba dyan, hindi ka na makapagtatrabaho? O kaya pa naman? Bali, kaya ko pa naman po. Yun nga lang po kasi, medyo may konting kumikirip-kirip ako, kaya gusto ko po munang pumunta sa doktor para malaman ko po kung nabuto talaga ako. Pwede mo pa bang gawin yung pagiging forklift operator mo at warehouse man kahit na naputo lang daliri mo? Kaya pa naman po. Kasi nakakaya ko pa rin po mag-drive tapos nakakapagbuhat pa rin naman po ako. Nag-grip po naman po siya ng ayos. Alright. So pinagbibigyan ka pa naman ng El Labrador Services sa yung kailangan na makapagtrabaho muli? Kung hindi sa ganun po, maraming salamat po. Kasi po, di po nila ako sa kinakontak eh. Tapos lagi po pupunta sa kanila, lagi pong next week lang po yung kaya po hindi ko po alam kung pwede ko na kukunin. Ayun. Wilson, maaari mo na rin tanggapin ang anumang benepisyo mo para sa iyong sick leave at maaari mo na kunin ngayon anumang oras. Salamat po, Sir Onin, sa responde sa pagtulong niyo po sa akin. Malaking tulong po to, Sir, para pag-umpisa po ulit ako. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Magandang hapon, mga kaibigan. Si Wilson Estrella, yun na po tulad po ng mga daliri sa trabaho ang ating muna kapanayam. Nagsagawa tayo ng follow-up sa kaso ni Alan Gamad na isang OFW na nasa coach sa kaso ng illegal na droga sa Saudi Arabia. Alamin na pag-aasikaso sa kanya ng Department of Foreign Affairs sa pagbabalik ng responde.